May nagpanggap nga na Austin Reeves, mga idol, bago ang Lakers at Warriors Game 4 at nagtagumpay nga siya. Pero bago yan, mga idol, ay ito muna ngang si Nikola Jokic. Matapos kasi na mag-away nga sila ng owner ng Suns na si Matt Ishbia, ay ngayong araw ay parang okay na nga silang dalawa. Dito nga bago ang game number 5 ay itong si Nikola Jokic ay biniro. Ito ang si Matt Ishbia at inabot ang bola at mukhang okay na nga at nakangiti na ang dalawa. Panoorin natin ito, mga idol. At matapos nga ng big time performance si Nikola Jokic laban sa Suns, triple double, 29 points, 13 rebounds, 12 assists at leading na sila sa series 3-1, ay ito nga si Nikola Jokic ay hoping nga daw siya na sana'y binayaran. At ito nga ni Matt Ishbia yung kanyang fine na nakuha na $25,000, pero hindi nga daw. Pero barya lang din naman kay Jokic yun, mga idol. Ang malaga ay nag-aayos na nga itong si Jokic at pati na rin si Matt Ishbia na Suns owner. At ngayon nga, mga idol, ay pag-usapan na natin itong ang YouTuber na maraming subscribers, milyon-milyon na mga idol, na nag-impersonate nga ng isang NBA player at si Austin Reeves nga kanyang napili at pumasok nga siya bago ang laban ng Lakers at Warriors at naging successful nga siya dyan. Panoorin natin ito, mga idol. He's currently the best player on the Los Angeles Lakers, and conveniently for me, he looks like this. Bruh. So I'm just gonna pretend to be him. Most importantly, changed my eye color from blue to brown. And just like that, we were headed to Crypto Arena. But now we had to get through the first two layers of security. Austin Reeves, drop off. What's your name? My name is Mark. Oh my god, it worked. We made it through the first checkpoint, but now we're going through the metal detector where they'll see my face up close. I'm gonna try to get to the court. Literally, no one batted an eye. Sneaking into Crypto Arena as a player, difficulty level 6.5 out of 10. We did it. So patunay nga itong video na to, mga idol, na hindi ganun kahigpit ang security ng team ng LA Lakers sa kanilang arena. At kung matandaan nyo, mga idol, Yasir ay meron din ganyan sa Warriors naman. At yung isang YouTuber din na si Big Dos TV ay in-impersonate itong si Klay Thompson at nagtagumpay nga rin siya doon. Hindi lang basta tagumpay, talagang na-enjoy niya pa ang pagiging Klay Thompson ng kahit saglit dahil nakapag-shooting pa siya sa court mismo ng Golden State Warriors. Walang umawat sa kanya pero hinabot at nabisto rin siya at in-escort out. And then, mga idol, after noon ng kanyang ginawa ay na-ban for life nga siya. Yun nga ang naging consequence ng ginawa na ito ni Big Dos TV. At tingnan natin kung ito bang isang YouTuber na ginayad naman si Austin Reeves na si Era kung siya rin ay mababan ng team ng LA Lakers kung siya rin ay padadalan nga nila ng sulat matapos nga neto na lumabas itong video clip niyang ito. Ang panggagaya niya nga dito kay Austin Reeves at successful nga siyang nakapasok sa Lakers arena. Ang isa pong problema ang pwedeng alalahanin natin dito, mga idol, sa videong ito ay baka ma-fire ang mga security na itong ang team ng LA Lakers dahil nakalusot nga sa kanila ang nag-impersonate lamang dito kay Austin Reeves. Hindi pa nga siya katulad nito ni Big Dos na kamukhang kamukha si Klay. Talagang parang pagpapatunay na walang pake itong ang mga Lakers security. So for sure, kapag nag-viral palalo ang video ng ito, ay may aksyon na gagawin itong team ng LA Lakers.